Alas 8 ng umaga nitong Biyernes na magsimula magmarcha ang ilang mga lider manggagawa ng Hanjin patungong tanggapan ng Dole Zambales upang ipahayag ang kanilang mga hinaing sa pamunuan ng naturang shipyard company, partikular sa mga paglabag umano sa karapatang pantao at karapatan ng mga manggagawa. Kasama ang AMAPO, ang Alyansa ng Manggagawang Pilipinong Organisado, ito na ang ikatlong pagkakataon na nagtungo ang grupo sa Dole upang siguruhing umusad na ang kanilang petisyon para sa certification election na nakatakda namang isagawa sa katapusan ng Agosto. Kailangan ang certification election upang mapagtibay ang pagkakaroon ng union sa loob ng kumpanya na siya namang sisiguro sa kapakanan at karapatan ng mga manggagawa. Samantala, kabilang naman sa nagsipagmarcha ay ang mga dati at kasalukuyang empleyado ng Hanjin na nakaranas umano ng sexual harassment, forced labor at iba pang unfair labor practices. Kumuha siya ng kahoy, yung para siyang yanko. Hinampas niya ako ng how many times dito. Halos umiiyak na po ako sa sobrang sakit. Tapos hindi pa po nakontento, nilagay niya pa po sa bibig ko at sinabihan niya ako ng I will kill you. Mahilig niya po akong kurutin sa mga party na siyempre babae po ako. Hindi po natin masasabi kung saan na lang siya basta hahawak saan. Busy po ako naggagawa ng report, kukurutin niya ako, hahawakan niya ako rito, gaganunin niya ako, sasakalin niya ako. Di ba po, eto, sasakalin niya ako ng ganyan. Tapos papaluin niya ako sa pet, magpapapirma ako. Hindi po kami scaffolder para kami po yung magbubuhat ng mga scaffold platform. Yung mga hagdanan po ng scaffold, itatabi po namin yun. Hindi po namin trabaho, mga clam po, iponin po namin mga mabibigat na bagay. Yung mga ano, hindi po namin trabaho yung sa scaffold, dapat yun eh. Pero kami po yung nag-ano sa trabaho nila dahil parusa po nung Koreano namin. Ganyan na lang kalit ang tingin namin sa sarili namin. Parang nahihiya kami sa sarili namin na Pilipinas to ginagawa kami alipin. Sa dami-dami po nang niraranasan yung po dito naman. Sa laki po ng hirap ng dinanas ko sa Hanjin at that's a painter lang po ang in-applyan ko. Pero magpapala kami ng lupa. Grabe yung magpapala. Dapat sa ano na ako nag-apply? Sa construction na lang. Nung nakarating kami ng isa para magsumbong, kinabukasan po nag-umpisa yung kalbaryo namin. Napag-initan na po kami. Klase-klase na pong yellow card ang binaba sa amin. May yellow card for suspension, may yellow card for termination. Hindi ka mag-OT ng 2 hours, yellow card. Pag hindi ka mag-overnight over the yellow card, wala na po kaming mapuntahan. Di na po namin alam. Forced labor nga po, ma'am, sa abuse of authority. Kasi po sinasabi sa amin, pag hindi kayo mag-overtime, huwag na kayong pumasok bukas. Ang Hanjin Heavy Industry Corporation Philippines ay ang pinakamalaking shipyard sa bansa at pang-apat naman sa pinakamalaki sa mundo. Matatanda ang ilang beses na rin nasadlak sa kontrobersiya ang naturang kumpanya dahil sa pang-aabuso umano ng mga Korean employers sa mga trabahante nito na nakuha ng panangkamera at naging viral sa social media. Kaya po dumating sa gantong pagtitipon dahil po sa Dole ng Olongga po. Noong pa pong Lunes, nagkaroon na ng usapin. Hanggang ngayon, dinidelay po nila yung usapin tungkol sa certification election. Kung saan, recognition ba? Recognition ng management, ang mga union na ito na 18 union ng Hanjin, 18 company ang nandyan, na sana man lang bigyan kami ng pansin ng Dole. Yung Dole parang hindi na Dole. Di ba ang Dole is napakaganda ng title, Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, employment, labor, employment, manggagawa. Pero ang nangyayari, parang panig ng management na pinakikinggan nila dahil ang nangyayari, decision ng management ang hinihintay, imbis sa decision ng panggagawa na nag-open na kami ng decision na ng ganito, tsaka decision ng kabila. Pero ano nangyayari? Pinapatagal nila, delay yung tactic para hindi maging ganap ang recognition dyan sa Hanjin ng mga Labor's Association. Ang concern po rito is mabawasan yung harassment na nangyayari sa mga worker. Yung pagtatanggal, pag-iinitan nila ng gulo, mga walang kabagay-bagay na kaso, ginagawa na nila ng kaso. Kahit sumusunod sa mga patakaran nila, ang ginagawa nilang panggigipit, pangaharang, pagpipigil sa mga karapatan ng magagawa, parang pinapatay na nila yung tao. Hindi po kami slave. Worker po ito, worker. Hindi po slave yung mga yan. Na para kung anong gusto nilang gawin, nagagawin lang nila. Nakatakdang ituloy sa Martes sa susunod na linggo ang ilang pang usapin tulad ng magiging venue para sa isa sa gawang certification election. Ito si Lolito Ramadagon, nagbabalita para sa SBC News.